Samantala, nagsimula na pong dumating ang mga turista sa Baguio City. Mas pinaigting na rin po doon ang seguridad para tiyaking ligtas ang mga bakasyonista. May news to go si Bernadette Reyes live mula sa Baguio City. Bernadette. Para maraming mga bakasyonista ang inagahan ang pag-akyat dito sa Baguio bago pa mag-Semana Santa. Pero gayunpaman, mahigpit pa rin ang ipinapatupad ng seguridad dito at patuloy pa rin ang pagdating ng mga bus na bumabiyahe pabalik ng Maynila. Kada 20 minutes bumabiyahe ang mga bus mula dito sa Baguio, kaya marami rin daw bus mula pa Maynila paakyat dito sa Baguio. Mas mabuti raw kung may advance booking na. Ayon sa dispatcher ng mga bus, mas maraming turista ang inaasahan nilang pupunta dito sa Baguio ngayong taon dahil sa mas mahabang bakasyon. Bukod sa ticketing, pinaghahandaan din nila ang maintenance ng kanilang mga sasakyan. Inabutan namin pabalik na ng Maynila ang pamilya Kalumpang. Mas nag-enjoy daw siya sa kanilang bakasyon dahil hindi pa siksikan sa mga pasyalan. Si Michelle Vargas naman, inuna na rin ang bakasyon dahil may pasok daw ang kanilang kumpanya ngayong Semana Santa. Mas nag-enjoy kami kasi hindi crowded eh. Tsaka hindi traffic nga. Anong plano nyo sa Holy Week mismo? Bawi mag-stay na lang pa sa bahay para nilay-nilay po. Meron kami mga tinatawag na skeletal force. In case na magkaroon ng abiryo yung mga bus namin, nandiyan kagad sila. Lahat kami tulong-tulong, pati mga line inspector for the communication. Siniguro ng isang bus company dito sa Baguio City na kahit nadagsaraw ang mga pasahero ngayon, hindi raw sila magtataas ng singil sa pamasahe. Kung ano raw yung nakasulat sa tarifa ng LTFRB, yun daw ang kanilang susundin. Kara? Bernadette, kumusta ang panahon dyan sa Baguio City? Maganda naman? Alam mo, Kara, talagang ito talaga ang summer capital of the Philippines. Kasi kahit na mataas yung sikat ang araw dito, kitang-kita mo naman na ako naka-jacket pa rin dahil malamig pa rin yung simoy ng hangin dito, Kara. Kumusta naman yung mga tao dyan? Napakarami ba ngayon? Fully booked na ba yung mga hotels? Alam mo, Kara, ako nagulat din kasi kahapon dumating na tayo dito sa Baguio City tapos napansin natin na puno na talaga yung ilan sa mga pasyalan. Merong mga pasyalan talagang maluwag pa rin pero itong Burnham Park kung saan sentro talaga ng mga turista ay marami ng tao. Tapos doon naman sa mga hotel bookings, marami rin talaga ang fully booked na pero meron din naman dito mga transient houses kung saan pwede nga makahanap na matutuluyan yung mga bakasyonista, Kara. Okay, maraming salamat, Bernadette Reyes.